Naniniwala si Bolzi Aquino Cruz na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan. Ito'y sa gitna ng mga di umano'y ginagawang kampanya ng ilang grupo upang siraan ang kanyang mga namayapang miyembro ng pamilya na sina dating Senador Ninoy Aquino at mga dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino. Sa panayam sa kanya ng Banyuhay Aotearoa, sinabi ni Aquino Cruz na hindi hahayaan ng Panginoon na manaig ang kasamaan sa bansa at ang kailangan lamang nila ay maniwala. Halata rin na hindi makapaniwala si Aquino Cruz na napakadami ng bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ikinukonsiderang karibal ng kanilang pamilya. Hindi pwedeng magtagumpay ang evil. It will take time. God makes things happen in His time. We just have to have faith. Kita naman natin kung gaano ang kanilang kampanya, kung ano ang naging resulta, ani Bolzi. Hindi pa rin ako makapaniwala na 31 million yung bumoto pero, ang dami nga nilang bala para sa mga ganitong bagay, even if we cannot fight them, the truth will out, dagdag niya pa. Matatandaan na ipinapalabas ngayon ang pelikulang Made in Malacañang kung saan ay tampok ang pamilya Aquino at pamilya Marcos. Sa susunod na taon din ay magkakaroon muli ng pelikula tungkol naman kay dating Senador Aquino. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng tugon ang palasyo sa mga maanghang na banat sa kanila ni Aquino Cruz. Nag-viral din sa social media ang talumpati ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas nitong Ninoy Aquino Day kung saan ay binatikos nito ang kanilang mga kalaban sa politika. Sa nasabing homily ay nagpatama ito kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pang di umano'y sinisira ang pangalan ng mga Aquino. Pinuna naman sa komentaryo ng Concept News Central nitong ika-28 ng Agosto si Villegas at ikinumpara siya kay Padre Damaso, na karakter sa sikat na nobelang Noli Metanghere ni Jose Rizal. Si Damaso ay isang prail na hindi nagdadalawang isip na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maging magmataas sa kapwa. Sa nasabing komentaryo ay tila pinapalabas ni Villegas na dapat ang mga Marcos ang sisihin sa nangyari kay Aquino. Ngunit ayon sa kanila ay wala pa ring ebidensya na makakapagpatunay na si Marcos nga talaga ang nasa likod ng nangyari sa dating senador. Hindi rin daw nababagay kay Villegas na isang pari na magsalita ng masasamang bagay laban sa kapwa niya. The remarks made by Villegas are inappropriate for a man of the cloth. He engaged in accusatory insinuations, and he was preaching a homily of hatred and division among the Filipino people, sabi sa komentaryo. It looks like Padre Damaso and his gang have not recovered from their disappointment that their anointed candidate for president, the incompetent, pretentious and church subservient Lenny Robredo, lost miserably in the May 2022 elections. Dagdag pa nila, wala rin diem anong karapatan na mambatikos si Villegas sa gobyerno dahil hindi naman sila nagbabayad ng buwis. Imbis na betikyusan ang gobyerno ay mas mainam daw kay Villegas na tigilan na ang kanyang ginagawa at ipakalat na lamang ang salita ng Panginoon. Pinayagan ng Philippine National Police ang ilang personalidad na bumisita sa nakakulong na si dating Senator Leila de Lima sa kanyang karawan sa Camp Crame ngayong araw. Kabilang sa mga hindi pinapayagang bumisita sa dating mambabatas ay sina dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating Supreme Court Associate Justice at Ombudsman Conchita Carpio Morales, Senator Risa Ontiveros at Representative Edsel Lagman. Pinagbawalan din sina dating Senator Franklin Drilon, Constitutional Framer Attorney Christian Munsod, Professor Winnie Munsod, former Representative Tom Villarin, dating kalihim na si Mar Rojas at Julia Abad, abogado naman na si Chel Diokno. Mismo ang kapatid ng dating mambabatas na si Vic Boy de Lima ang nagkumpirma sa nasabing ulat. Ang kapatid ni de Lima na si Dr. Vicente de Lima ay unang inihayag bilang bahagi ng listahan na pinagbawalan na bumisita kay de Lima. Ngunit nilinaw ng kanyang kapatid na si Vic Boy na pinayagan siyang makita ang dating mambabata. Target ng Department of Social Welfare Development o DSWD na ma-accommodate nga ang 90,000 beneficiaries sa ikalawang araw ng educational cash aid distribution sa 200 payout sites sa buong bansa. Inihayag nga ito ni DSWD spokesperson Romel Lopez na nananatiling manageable naman ang 200 payout sites sa buong bansa ngayong araw. Iginit naman ang kagawaran na walang pinayagang walk-in transactions. Layunin ng patakaran na maiwasan ang pagdami ng maraming tao tulad naman pumunta sa DSWD Central Office at Regional Offices. Nagudyok sa ehensya na humingi ng tulong sa mga local government units. Ang tulong pinansyal para nga sa mga kwalipikadong estudyante ay nasa 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa junior high school, 3,000 pesos para sa senior high school, at 4,000 pesos para naman sa mag-aaral sa kolehiyo o sa mga kumukuha ng vocational courses. Tatlong estudyante lamang bawat pamilya ang makakatanggap ng tulong na pera. Aabot sa 400,000 indigent student ang nakadakdang makinabang naman sa educational cash aid matapos tumaas ang budget para sa programa sa 1.5 billion pesos. Questionin
ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino ang pagkakasali ng Food and Drug Administration at Department of Health sa mga dokumentong inilahad ng kagawaran hinggil sa kanilang pagbili ng mga laptop para sa mga guro. Bakit po nakasali dito ang Food and Drug Administration? Bakit nakasali po ang Department of Health? Ang pinag-uusapan natin, laptop. Hindi po ito PPE. Hindi po ito medical devices. Hindi po ito medicine. Nakalagay po sa contract. Tapos sinight pa ho sa succeeding articles referring to Section 1 again. And Section 1 refers to that FDA. Bakit po sa laptop nakasama? Hindi po kaya meron dikahong kontrata na pinalta na lang yung medicine, ginawang laptop. Bakit po nakasama ang FDA? FDA is not part of this procurement process. Laptop po ito para sa DepEd. Biglang tingnan niyo po, basahin niyo. Ayan, in compliance, to ensure compliance with other regulatory laws like the Food and Drug Law. Ano po ang kinalaman ni Secretary Duque dito dati? Wala. Ano po ang kinalaman ng laptop kay Administrator Domingo ng FDA? Palagay ko po wala. So, ang nakikita ko po rito, nabulaga po yung sa pagmamadali yung mga abogado, inadapt na lang yung dikahon pro forma na kontrata, nakalimutan alisin yung FDA. Diba ho? Buti hindi nalagay dito ang face mask. So laptop po yung pinag-uusapan natin. Pinapakita ko lang po ito para ipakita sa inyo na parang mawalang galang na po, ayokong bagitin to, parang hindi na pag-aralan ng abogado. Kasi kung maayos-ayos na abogado, tatanungin niya, bakit kasama itong FDA law sa pagbili ng laptop? The laptop is not, unless loaded with an app that would provide telemedicine, is not part of the educational requirements or blended learning, di po ba? So, I would not like to question all the other provisions which I might find some unrelated, ungermane provision. Pero dito po ako mauhulog sa bangko. Baka... Paliwanag ni former DepEd Assistant Secretary for Procurement and Administration Attorney Salvador Marana III, posibleng may kaugnayan sa proforma contract na ibinigay ng PSDBM ang naturang pagkakamali sa mga dokumento. Dito niya sinabi na ang pagkakasali raw ng FDA law sa naturang mga dokumento ay pagkakamali raw ng mga abogado na ka-assign sa pag-review ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd at PSDBM. Idinagdag pa ng dating opisyal na ang nasabing kontrata ay customized para sa project ng DepEd sa pagbili ng mga laptop para sa mga guro. Let me state at the outset, Your Honor, that as Assistant Secretary for Procurement and Administration, I was not privy to the development of the MOA, but I would know based on... Sir, sign in the presence yes, of Attorney Salvador Malana III. Can yes, Your Honor. As witness, Your Honor. As witness. So as witness, as a lawyer, you testify that you have read this. Yes, from, ayaw natin ipahamak yung secretary nyo. Yes, Your Honor. Ayaw natin ipahamak yung kagawaran ninyo. Yes, Your so Honor. Bakit lumagda ka rito na FDA na yung pinag-uusapan dito? Yes, Your Honor. I will therefore agree with you, Your Honor, that this could be a big mistake on naman tayo bumibili ng Decolgen. By Jessic? Yes, Your Honor. It was a mistake to have included food and drugs law on clause 1.8. And I would also mention, Your Honor, that indeed disseminated from a pro forma contract from DBMPS. Pro forma. Yes, Your so Honor. So you have pro forma contracts. Fill in the blanks. It was customized for the project, I suppose, Your Honor. Yeah, because so, there were other... A laptop is a... There's a big difference between a laptop and a paracetamol. Yes, Your Honor. I do agree, Your Honor. So you admit now that there was a mistake, some lapses on the part of the legal department. Isn't this just a tip of the iceberg? Baka may mga iba pang legal mistakes. I would admit, Your Honor, that there were mistakes, not on the part of the legal department, Your Honor, but the lawyers who were involved in the crafting of the document. But I do take a responsibility for having signed as a witness. I provided the secretary inputs on the legality or propriety. Pinahamak niyo yung secretary niyo. Kasi naging drugs. Kay secretary, dapat sa Department of Health ka. Kay Secretary Duque. We apologize, Your Honor. Yeah, we do admit, Your Honor, that there was a mistake.
Yan ang bahagi ng naging hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga alegasyon ng overpriced at outdated na mga laptop na binili ng DepEd para sa kanilang mga guro sa pamamagitan ng PSDBM.